Lubos ang pagdadalamhati ni Aling Heidi nang ibahagi niya ang mga huling sandali habang kasama ang kanyang asawa. April 26, pumasok pa sa trabaho ang asawang si Jacob Christie na isang detail security ni Pili Camarines Sur Mayor Tomas Bongalonta Jr. Ngunit pagdating sa trabaho, napansin umano ng anak ng alkalde na parang namumutla ito. Dumaraing din ito ng pananakit ng dibdib. Nagpakuha pa niya ito ng blood pressure sa mga kasamahan niya sa Pili Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Nagpresinta naman ang isang konsehal na dalhin siya sa Bicol Medical Center upang patingnan ngunit tumanggi si Jacob. Giit niya, kaya niyang tiisin ang nararamdaman kaya't uuwi na lamang siya sa kanyang tahanan. Pagdating ng bahay, humingi pa ito ng maligamgam na maiinom na tubig at saka umidlip. Bigla siya sir ng abo. Tapos binuhat ko po siya. Ayun na po ito, pinukaw ko po sinin. Tapos ubat po ninda. Iniling po ninda. Isa lamang si Manong Jacob Christie sa apat na empleyado ng Pili Local Government Unit na namatay dahil sa epekto ng matinding init ng panahon. Bunsod nito, nagpapatupad na ng work schedule adjustment ang alkalde ng Pili. Ayon sa weather forecast ng PAGASA, patuloy na binabantayan ngayon ang sitwasyon at heat index sa bayan ng Pili dahil sa patuloy na pagtaas ng temperatura na umaabot sa 46 to 48 degrees Celsius kada araw. May mga opisina dito na hindi pwedeng iwasan na hindi lumabas. Halimbawa, yung mga street cleaners, kailang mag-adjust sila sa time. Halimbawa, instead na lumabas sila, na pumasok na 8 o'clock in the morning up to 12. Sana maaga pa pumasok na siya, at least advance 1 hour or 2 hours. Then ikat nila na 4 hours lang naman sa umaga. Then bumalik sila sa hapon. Halimbawa, 3 o'clock in the afternoon hanggang 5 o'clock. Hanggang sa 6 o'clock. O di pwede na yun. Na-comply nila yung 8 hours of work. Okay, basta iwasan lang yung kainitan ng panahon. Paikot ako ng executive cuenco reminder to all government employees and public and private na sundin yung health protocol. So yun, halimbawa yung cancel yung mga face-to-face, yan, dapat isunod din na lang, lalo na sa public school. Suspendido na rin ang face-to-face classes maliban sa mga private school na air-conditioned ang mga silid-aralan. Naka-standby din ang mga health personnel ng bayan kasama ang dalawang municipal doctors para tulungan ang ating mga kababayan sa gitna ng matinding init ng panahon sa lugar. Samantala, nakatanggap naman ng tulong mula sa lokal na pamahalaan ang pamilya ng mga nasawing government employee. Ryan Salatandol, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.